Hello po, magandang gabi sa inyo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng pagkakataon na magpasalamat kay Engineer Ian Marquez sa pagbibigay po niya sa akin ito, hindi lang po sa kanyang mga advices tungkol sa pag-aalaga ng mga baboy, kundi sa pagbibigay niya po sa akin ng aking magagamit para sa pag-i-inject ko, lalong-lalo na sa mga inahin. Dito po ay kompleto po. At napaka-thankful talaga ako kay Engineer Ian Marquez dahil binigyan niya po ako nito. At alam niyo po, dahil din po sa guidelines na binigay niya, bali namatayan po kasi ako ng isang inahin na baboy. At hindi ko alam kung paano ko, parang hindi ako makapaniwala na nabuhay yung kanyang mga anak dahil nung una po ay feeling ko hindi na sila mabubuhay, pero sa tulong po ni Engineer Ian Marquez dun sa binigay niya na guidelines kung paano buhayin yung kanyang mga anak ay nabuhay po sila at na-dispose ko na po. Anim po yung anak niya. At muli po, nagpapasalamat ako sa Carnoso Pig Farm TV dahil nung napanood ko po ito sa YouTube ay nagbigay kaalaman sa akin ng nagdag kaalaman sa akin sa aking pag-aalaga at sa aking pagservisyo din sa mga baboy ng aking mga kapitbahay at sa kung saan lugar dito saan ako nag-AI. Napaka thankful talaga ako ni Lord dahil nabigyan ako ni Engineer Ian Marquez nito. Muli, maraming salamat Engineer Ian Marquez. Kung ngayon ko lang po, actually matagal na po ninyong naibigay ito, pero parang nahihiya talaga akong mag vlog ng short clip, medyo napahaba na yata, pero naka-face mask pa ako kahit dito lang sa kwarto kasi hindi po talaga ako sanay magpakita sa mga ganito. Pero ngayon talagang kailangan mag-thank you kay Engineer Ian Marquez dahil talagang hindi ko alam kung saan nakukuha dati nito eh. Kaya nasabi ko sa kanya, binigyan niya ako. Kaya thank you Engineer Ian Marquez, hindi lang sa mga advices mo kundi pati sa binigay mo talaga na magagamit ko to. Thank you na po. God bless. Kaysa yun nga, si Ate Joanne yung kasama nating hagraiser mga boss. At yun kasi yung pangyayari na yun kasi nakita ko yung kanyang isang post sa Facebook wherein nag-i-inject siya kasi ng inahin at nakita ko na disposable syringe yung kanyang ginagamit, which is talagang hindi yun kasi safe mga boss doon sa ano inahin baboy yung disposable kasi maaring maputol yung karayom, delikado sa baboy at mahirap talagang i-inject yan kasi medyo maliit yung ano yan, medyo maliit yung karayom ng disposable syringe. Kaya yung ginawa ko mga boss ay tinanong ko siya, since subscriber naman siya dito sa ating video, dito sa ating channel sa YouTube. Then naisip ko na regaluhan na lang, kumbaga parang ganon, magpadala sa kanya ng syringe at mga karayom mga boss. Magagamit niya talaga doon sa pag-inject sa inahin. So meron naman siyang mga gamot na, meron na siyang pang AI, meron na siyang ano. So yung ano na lang syringe. So nagpadala ko sa kanya ng mga syringe and needles, syringe tapos needles para sa inahin at fatteners mga boss. So iba-ibang klaseng karayom yun, yung haba at laki mga boss. So maganda yun para makapag-inject siya ng maayos doon sa mga inahin. So yun lang naman, hindi naman masyadong mahal yun mga boss. Ano lang natin doon sa mga nakasubscribe sa atin mga boss, kung minsan nakikita natin sa Facebook yung kanilang ginagawa. Kasi ano din siya, nagpa-practice din siya ng pagka-technician. So maganda yun yung may proper na tools ka na gagamitin para sa mga alaga natin mga boss. At shout out na rin doon sa kanyang family, sa kanyang asawang anak and relatives. Salamat po sa inyong palaging pag-suporta sa ating channel po.
kay Ma'am Joanne. Salamat po. God bless po palagi. Bye-bye. Bye-bye po. God bless.